business na ano. Ang daming parang nasa ano din. Shopping area. Namimit ko yung kaibigan ko dito. Kung nasaan na siya. Yan, bilian ng mga kainan restaurant. Meron ding kainan ng steak. Yan. Coffee shop. Then, itong lugar na to ay sa street na puro ano, bilihan ng mga pagkain. Then sales area, pero masasin na dito, hindi ko gusto, parang hinahaplos-haplos ko lang nila. Imagine natin yung nagra-rally regarding sa ano, sa pagdaan-daan doon ng airplane dito, kasi mula nung ano yung pandemic, marami nang yung mga marami na divert na from Narita pumunta na ng Haneda. Eh yung mga matatanda ayun din ang maingay, ayun mas prefer nila na ano, wala daw. And ito ang Taguchi Ginza. Ayun yung pangalan niya, Ginza. Yung pangalan na Ginza na yan, within Tokyo, meron yung lugar na nandito rin na isa sa mga pinakamahal na area. At as in, yung mga high-end ay yung mga luxurious na gamit nandun. Yeah, yan, no. Then meron pang train dito mismo within the area. Nandyan na yung Ikigami Sen o the Ikigami Line. Ganda ng station niya. Two stations away lang ako dito. Yeah. You can see a lot. Like foods and anything you want. You can find it here. Kaya napaka-convenient dito sa totoo lang. Napaka-convenient ang dadaan ako dito sa ano. Sariles. So yan, bilihan ng mga murang chocolates, murang chocolates and everything. And then yung bilihan ng ano, yung mood na yan, mga second hand gamit, especially ano, damit. Siya. Especially for women, yung mga t-shirt may 100 yen. Then 7-Eleven. Then ito, I guess this is a Korean biscuit, I don't know, something like that. Red bean, sweet potato, premium custard na tinapay. Then mga inuman. Bukas na dito, parang walang nangyayari dito sa totoo lang. Kaya, ano,
very, very safe. And it's almost normal. Yung parang walang nangyari dito sa Tokyo. Yung ito, hanggang doon sa dulo, puro tindahan. Kaya, pagpunta kayo dito sa Tagoshi Ginza, this is here in Shinagawa. And my favorite, Matsuya. Ito yung kainan na fast food dito na pindot-pindot lang tsaka mura at tsaka ang sasarap at tsaka ang lalaki ng mga servings nila sa kainan na yan. Kaya kapag pupunta kayo dito ng Tokyo or anywhere in Japan, dadalhin kayo dyan yung mga nagtitipid. Ito yun, no? Katren, kuku, kuku de, puro curry naman yan. Ito naman, no? Ito yung mga ramen house. And then, we have the ABC Mart dito. Mga sale na shoes. Lahat ng klase ng shoes dito sa ABC Mart na yan, naman dyan. Kasi may mabibili ka pang 2,000, 3,000 yen. And then, ang mga nagkalat na vending machine. Nagkalat na vending machine dito. Ayan. Habang minaantay ko dito si Philippine Jin. Kasi kagala kami dito dalawa. Kasi hindi ko pa siya nakikita eh. Siya na ba yan naka black and white? Kaya at meron ding McDo dito. Yasai, ano, vegetables, yung mga ganyan, onion, wala lang yung mga yan. And then, puso dito ang ano, may Halloween trick din. Yan. Nakikiuso din sila kahit hindi nila alam yung mga Halloween na yan. Just because of marketing, nakiki-Halloween din ang mga Hapon. Yan, pachinko, sugalan, hili kayo mga laro. Pwede rin dyan. Then Family Mart again. Napaka convenient din ang ano dito. Mga convenience store. Meron na dyan lahat. See, diba? Oh, kita nyo yung stroller na yan. Akala mo tao yung may stroller. Hindi, aso. Vending machine. 100 yen lang. Imagine 100 yen lang yan. Yan. Bilihan lang sushi. Ito na naman yung aso. Sushi. And tapos dadan ulit tayo ng highway. Doon pa rin. Haba-haba. Meron pa doon. Kaya magsasawa kayo dito. Yan. Bake shop naman yan. Ang sasarap ng mga tinapay nila dito sa totoo lang. Bihira akong kumain ng kanin. Mostly kinakain ko tinapay lang. Tinapay lang eh. Solve na ako dito. Ayan na naman ha. Kainan na naman, di ba? Tabi-tabi ang mga kainan dito. Kaya di mo alam kung saan ka kakain. Tapos dito na naman, pizza naman dyan. So, Italian. Kainan na naman yan. Kainan, puro kainan. Ang dami. Hindi sila mahilig sa foods dito. And then, syempre, ang flowers. Magkano ito? 780 yen or that is 300 something. Basta divided by 2 lagi. Ang gagawin nyo. Ayan. Talaga may blue. Ano ba yun? Mga plastic. Kalok. Ayan. Mga sinja.
amoy pa lang ang bango-bango na. Oh, ayan na naman. Kainan ulit. Diyos ko, Lord. Yung mga mahilig sa pampaganda, ayan. Cafe Biloche. Kainan ulit. Yakitori. Chicken. Sawa kayo dito eh. Pupunta kayo dito. Ah, oh. Yung aso, ang cute oh. Diyos ko. Ano naman to? Ah, pudding. Ano naman to? Pagkain ulit. Steak. Di ba? Tapos meron yung bilihan dito ng mga second hand na gamit. Kaya kapag lumipat ka ng bahay dito, kung bumili ng brand new, bili ka ng mura, ay yung mga second hand nandyan, kailan natin. Ayan. Kapag bumili ng bagong washing machine, kasi merong mura dito. Okay, mga slight deals, mga nagamit na ngayon ito. Oh, tinan nyo, 6,000 yan. Yung washing machine, 7,000 yan. Ano yan? Ewan ko. Kaya dito, kaya nga mo naglipat ako ng bahay. Ano yung mga second hand nagamit? Upuan na yan. Puro slightly mga second hand yan. Pero pag titingnan mo, parang mga hindi gamit, no? Ito, 1,100 yan. Itong upuan na yan, ang isa. Tingnan nyo. Diba? Ang gaganda nila. 1,100 yan. Pero pag binili mo yan ng bago, mga 3 or 4,000 yan ang isa. Yan, no? Ang upuan ng bata. Pwede bang gamitin sa gym? Lahat yan. Ito yung mga tayo. Meron ba din sa loob? Alisin ang lolo nyo doon eh. Nandyan ang lolo nyo. Paninda lahat yan. Sa loob. Lahat. Second half. Yun yung kasama ko, si Pusong Philippine Gym. Japanese goods. See? Ang dami. Yan si Pusong Puro Ding Ding. Kasama ko na dyan. Vlogger din yan. Mas una pa siyang nag-vlog kesa sa akin. See? Ano itong mga to? See? Yung mga yan. Saan ka pa? Ano to? Tiwet. Pero yung mga yun, mga hindi gamit to? Gamit? Hindi na. Oo. Ano ni Koray? 110 yen lang daw to. Toys for kids. Yan din o, rentals ng kimono para sa mga bago.
straight ito hanggang dun sa dulo. Ayun, yung doko mo na yan. Kung sa Pilipinas, parang globe, gano'n. Yan ang linya ng cellphone ko. Doko mo means anywhere. And then Zack, yan yung pangalan ng recycle shop. Yung mga slightly used na gamit. Zack, recycle shop. Hanggang doon, ano, tignan nyo naman yung asong parating, oh, napakaliit, no? Ano nyo yung aso na yan? Correcto, mga 40 lapad yan. Kasi dito, if maliit, mas mahal pag aso, ah. Liit nga, no? Parang pusa. Chisay. Chisay means maliit. Maliit. Ayun, kasama din to. Kasama din to ni Zack. Itong area na to. Second hand din to. Givenchy. Walang niya. Oo, Zack 2. Oo. Tapos nandyan, ano, may mga jewelry dyan. Pumasok na ko dyan, eh. May mga jewelry. Pinasok ko na yan. Yan din. Tignan nyo naman yung ano, bilihan dito ng ano, ng sigarilyo. Sa vending machine lang ang sigarilyo dito. Di ba? At may card na nag na itinipong ka. Oh, kailangan pala dyan. Ipakita mo yung card mo, yung ID mo na nagpapatunay na 18 or 20 years old ka na pwede ka na mag-yosi. Hindi gaya. Hindi gaya sa atin na kahit sino pwede mag-yosi, no? Dito hindi ka makakabili basta-basta. Ang haba nito, eh. Ito naman, oh, 100 yen siya. Everything is 100 yen. Yan. Kay 100 yen siya. Diba? Lahat. Diyan din ako bumibili ng gamit ko sa bahay. Kaya dito dapat alam mo rin. Oh. Alam mo dito kung saan ka makakabili ng mura. Hindi yung puro mahal. Kaya dito, no? Kahit sabihin mong second hand yan, parang hindi gamit. Tignan nyo, yan yung pinakaang kuminsan. Yan, puro kanin yan, unigiri. Ang sabi nila, everything about unigiri. Diba? Ito naman ay Indian food naman yan. So, it's all about curry. It's all about curry. So, take out. Baka mamaya makarapin. Hmm.
It's all about pet. Oh. Mayroon ako dito ako bibili ng gamit ni Aki. Oh. Ay, no, ang gaganda ng mga gamit. Oh. Mahal ng gamit. Mahal. Continuation. Ayan. Pagkain ulit. Tagusi Ginza. Again, dito tayo sa Tagusi Ginza. Along sinagawa pa rin ito. Ha? Ang mamahal ng mga damit ng aso doon. Ha? Drug and Cosmetics. For today, and thank you for watching, and don't forget to like and subscribe, and also comment na rin para mas maganda at saka sweet. Thank you very much for watching.